Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuhan natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Bago ang lahat, shoutout muna natin ang sender natin ngayon na si Madam Gina Kalunod o Inday. Maraming salamat po sa kwento, ma'am. Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig at walang sawang sumusubaybay sa channel na ito. Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po tayong kalagayan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay karanasang nangyari sa unang anak ko sa dating asawang Severino. Tawagin natin siya sa nickname nitong si Tata. Isang taong gulang pa lamang siya nang mangyari ang karanasan kong ito sa kanya. Maputing bata ang anak kong si Tata. Mataba ito at yung mga mata niya po ay sobrang malamlam kung tumingin. Isang hapon, pumunta kami sa bukid dahil mangunguha ako noon ng bunga ng kakao. Sa taniman ni Papa, karga-karga naman yung aking anak sa balikat o ang tawag po sa amin noon ay sungay. Nang marating na namin ang taniman ng kakawa ni Papa, pinaupo ko muna ang aking anak sa malaking bato. Ayaw kasi nito, dun sa may kubo na pahingahan ng mga taong nagtatrabaho roon. Umupo lang din yung anak ko at nagmamasid sa akin habang abala akong nangunguha ng mga hinog na bunga ng kakao. Napakalaki at malapad po ang batong inuupuan ng anak ko. Sa tansya ko, pwede po yung pagtayuan ng maliit na kubo sa itaas nun. Minsan, doon din po ako nagpapatuyo ng mga mais para panggiling. At yun nga, iniwan ko lamang ang anak ko roon habang ako'y namimitas ng mga bunga. Matapos makapanguha, tinanggal ko naman ang mga buto ng kakao, binilad, at iniwan doon lang din sa may bato. Babalikan na lang yun pagkatatlong araw. Pag natuyo na po yung mga buto. Wala naman pong magnanakaw doon kasi lahat naman po ng mga tao sa lugar ay mayroon din pong mga pananiman ng kakao. Gabi na nang makauwi kami sa amin noon dahil inaagaw na ng dilim ang liwanag. Sa bahay, ang bata ay bigla na lang panaiiyak ito na inakala ko lang nung una ay napagod lang ito sa bukid. Ang ginawa ko, pinakain ko muna ito pagkatapos ay papatulugin na sana. Tako sa isipan ko, pagod na pagod lang yung anak ko. Ngunit, nung hinawakan ko na siya, ay sobrang init na po ng anak ko na ayaw na rin po nitong kumain. Hindi na ako nakatulog sa gabing yon sa sobrang pag-alala sa kanya dahil sumusuka na rin po siya noon. At isa pa, hindi pa nakauwi ang asawa kong si Verinong walang silbi. Kinaumagahan noon, habang binibisan ko ang bata, nagulat ako sa nakita ko sa ulo niya. Ang daming bukol po kasi noon na halos walang mapaglagyan sa dami ng nakapalibot na bukol sa buong ulo ng anak ko. Hindi ako makapagsaing noon dahil ayaw bumitiw ng anak ko sa akin na gusto lang nitong kinakarga lang siya. Hinanap ko si Verinong walang silbi. Hindi pa rin ito nakauwi. Dahil wala pala talagang planong umuwi ang walang silbing yon. Napansin ko kasing wala ang higaan niya sa upuan na pinutulugan niya. Maya-maya noon, napaiyak ako sa pag-aalala dahil bigla na lang tumirik ang mata ng anak ko. Yung kulay niya ay naging violet na halos hindi na po ito gumagalaw. Wala akong kasama sa bahay dahil ang asawa kong si Verino ay hindi umuwi ng gabing iyon. Nanood daw kasi ng Betamax
at napainom doon ng walang silbi kaya hindi raw siya nakauwi. Pati ang mga rason nito ay talagang masasabi mong walang kakwenta-kwenta. Ang ginawa ko, dali-dali kong binalot ng kumot ang anak ko pababa ng hagdanan ng bahay namin. Sa pagmamadali, maniwala kayo o hindi, ang damit ko noon ay yung pangtulog ko na puno ng butas na parang tinamaan ng mga bala. Dahil po iyon sa klorin. Malinis naman po yung damit, yun nga lang, puno ng butas. At sa pagmamadali ko, hindi ko na rin nagawang makapagsuot pa ng bra kaya kung tititigan mong maigi ang mga butas lalong-lalo na sa may bandang dibdib ko, may makikita ka talagang parang may kung ano sa loob nito. Ang mahabang buhok ko naman noon ay hindi ko na nasuklayan pa kung kaya nagmumukha akong aswang na gustong lumipad sa bilis ng takbo papunta sa kalsada noon. Kung saan pwede ako makahingi ng tulong na maihatid sa ospital ng Baroy Lanao del Norte ang anak ko. Sa Tugaya kasi dati ay wala talagang jeep. Pero may mga ilan-ilan na ring bumabiyahe noon gamit yung habal-habal na motor. Nang makita ako ng mga tao habang tumatakbong umiiyak, ay agad silang nagtanong sa akin kung napaano braw ako. Nang makita nila ang itsura ng anak ko, agad nilang pinatawag si Tatay Mimong noon pero sobrang layo po ng bahay niya kaya ang nasa isip ko po, walang kasiguraduhan na iasa ko pa sa kanya ang buhay ng anak ko dahil parang nahihirapan po ang bata. Para bagang nag-aagaw buhay ito kaya sinabi ko na dalhin na namin ang anak ko sa ospital. May isang tauhan si Tatay Mimong no na mayroon din po siyang panyong pula. At nga pala, kung nasubaybayan po ninyo ang mga dati kong kwento, partikular na yung Baryo Lukay, kilala nyo malamang si Tatay Mimong sa kwentong to. At yun na nga po. Noong makita ang anak ko ng tauhan ni Tatay Mimong, kinuha niya ang kanyang panyong pula tapos pinandong niya sa ulo ng bata. Doon, parang medyo kumura po yung anak ko. Agad namang may dumating na habal-habal. Walang ano-ano eh. Sinakay ko na agad ang bata para madala na ito sa ospital. Panay nagdadasal ako sa Diyos noon na huwag sana kaming pabayaan lalo na ang anak ko dahil halos 3 oras din po ang biyahe bago marating ang ospital. Sobrang layo pero nakarating naman po kami. Agad tinurukan ng dextrose ang bata. Sinabi ng doktor na na-dehydrate daw po yung anak ko. Kung titignan kasi ang itsura niya noon, ay parang talong na kulang sa luto. Naalaala ko pa na pinagtitinginan kami ng mga tao noon, mga nurse sa paligid, dahil sa itsura kong parang aswang na walang kaayos-ayos at yun nga, nagkabutas-butas pa ang damit ko. Buti na lang, ay agad akong nakilala ng katabi ko sa ospital na naroon din dahil nagkataong may sakit din po yung anak nila. Naawa siguro ito sa akin kung kaya inutusan niya ang mister nito na sunduin ang mama at papa ko. Ang mga magulang ko kasi noon ay nasa tubod lang naman sila nakatira. Pagkarating nila mama, nagdala sila ng mga damit, pagkain at iba pang mga kakailanganin ko sa ospital. Kahit naroon na kami sa bahay paggamutan, ay hindi po napanatag ang loob ko. Dumating na lang kasi ang 3rd araw simula nung nagpa-confine kami. Kahit naka-dextrose ang bata, ay hindi pa rin po siya gumagaling at napapansin ko rin na parang mas lalo pa yatang lumalaki ang mga bukol nito sa ulo niya na nagpapaiyak sa kanya ng todo. Hindi ko siya mailapag dahil doon sa bukol niya kaya nakatayo lang ako o kaya'y nakaupo. Bilang isang ina, grabe ang sakripisyo ko sa anak ko noon na sa isip ko pa. Natatanggapin ko kapag mamamatay ako sa pagod, huwag lang po yung anak ko. Wala na po kasi akong tulog noon, walang sapat na pahinga. Panay sinasayaw ko lang lagi ang anak ko para makatulog lang ito. At habang ganoon ang sitwasyon ko, may isang babae ang lumapit sa akin at nagtatanong ito. Ako naman ay tanging tangulang ang mga naisagot ko sa kanya.
Uy, Day. Anak mo yan? Ang bata mo pa, may anak ka na? Tango-tango lang ako noon. Lumapit pa ito at nagtanong muli. Ano ba yung anak mo, Day? Babae o lalaki? Sabay tinignan niya ang bata. Nang makita niya ito, nanlaki ang mga mata ng babae at napabulalas ng mga katagang Jesus Mariose. Naitapad imong anak, Day. Usa ka demonyo nga naay sungay. Ako naman ay nagulat ako sa sinabi niya at napalingon-lingon ako sa kaliwat kanan ng bata. Sa kaliwat kanan ko, pero wala naman po akong nakikita. Sinabi niya sa akin na hindi ko raw nakikita ang nakikita niya. Sabi pa niya, iuli ng bata, Day. Patambali na og Binisaya, ayaw diri sa ospital kay musamot na diri. Basig maulihi pa ang tanan. Uy, ibig sabihin sa wikang Tagalog, naiuwi ko raw ang bata at patignan ito sa Binisaya o isang albularyo sa Tagalog. Naayon pa sa kanya na mas lalong lalala lang daw ang sitwasyon ng bata kapag nasa ospital ito na baka mahuli pa raw ang lahat. Pagkarinig ko sa sinabi niya, wala po akong sinayang na oras noon. Hindi ako napigilan ng mga doktor dahil ang alibay ko sa kanila ay wala akong kasama. Wala kasi ang walang silbi kong asawa at sa totoo lang, ni hindi nito nagawa ang kahit sumilip man lang sa amin kung napaano na kaya kaming mag-ina niya. Wala talagang kakwenta-kwentang asawa. Umuwi ako ng Tugaya at lumapit sa isang babaeng manggagamot na si Manang Lisa. Magaling po si Manang Lisa sa katunayan niyan. Minsan ko na rin pong sinamahan ang kapatid kong lalaki sa kanya dati nung nagpapabunot ito ng ngipin sa kanya gamit lamang ang isang palito ng posporo. Sa pamamagitan ng orasyon, nagagawa po ni Ate Lisang makabunot ng sira-sirang ngipin gamit lamang ang isang palito ng posporo na hindi nakakaramdam ng sakit ang mga pasyente niya. At nung tinatawas na niya ang bata, nanindig ang balahibo ko sa sinabi niya. Uy, Day, duha maning gabinuang sa imong anak? Usa ka wakwak o usa ka engkantong itom? Sige man di ay nimo nigbiyaan ang anak nimong mag-inusara. Uy, Day, dalawang nila lang man palang gumagambala sa anak mo. Isang aswang at isang engkantong itim. Lagi mo kasing iniiwan itong anak kong mag-isa. Sagot ko naman po kay Manang Lisa ay opo. Hindi naiiwasan na minsan. Naiiwan ko talaga ang anak ko sa duya nito habang natutulog kapag nag-iigib ako ng tubig para panginom. Madalas wala naman kasi talaga akong kasama sa bahay dahil wala lagi yung walang silbi. Yun daw ang dahilan kaya nagambala ang anak ko. Yung aswang ay gusto raw pong kainin ng anak ko ngunit hindi ito nagagawang makalapit sa bata dahil naroon ang pangontra sa duyan. Ayon pa kay Manang Lisa, kapag wala raw ang anak ko sa duyan kapag naglalaro ito sa sahig, naroon din daw po yung aswang na panaysilip sa kanya. Kung hindi sa bintana ay andun daw po ito sa silong ng bahay namin. Na ang ikinagulat ko pa sa sinabi ni Manang ay kapitbahay lang namin ang tinutukoy niyang aswang. Walang iba kundi si Narcisa. Sa mga hindi po nakakakilala sa babaeng ito, maaari niyo pong balikan ang mga dati kong kwento. Siya rin ang dahilan kung bakit nakukunan ako dati. Habang yung engkantong itim naman daw po ayon pa kay Manang Lisa, ay naninirahan ito sa malaking puno ng balete malapit sa may puno ng suba kung saan. Naalaala kong nadadaanan namin ito ng anak ko papunta sa taniman ng kakao ni Papa. Naayon pa kay Manang na kung saan ba raw ako nagpupunta kung bakit nakita ng itim na engkanto ang anak ko. Pagkatapos gamutin ni Manang Lisa ang anak ko, sinabi niya na balikan ko raw yung bukid kung saan yung puno ng balete at maglagay ako roon ng barya. Dagdag pa niya,
Itong piso raw po ang hinihingi ng engkantong itim at isang dakot ng bigas. Ewan ko kung ano ang gagawin ng engkanto sa mga hinihiling niya. Ilapag ko lang daw doon at mawawala na ng kusa ang mga bukol sa ulo ng anak ko. Pero, hindi ko pa man nagagawa ang mga sinabi ni Manang Liza. Kusa pong dahan-dahang nawawala ang mga bukol sa ulo ng anak ko. Ayon pa kay Manang, dahan-dahan daw nawala iyon dahil narinig umano ng engkanto ang sinabi ko na bukas, pupunta agad ako doon at mag-aalay. At para mas lalong hindi makalapit si Narcisse ang aswang sa anak ko, gumawa si Manang Liza ng isang pulseras pangontra di lang kay Narcisse kundi pati na rin po sa mga masasamang elemento sa paligid. Para po itong maliit lang na hose na may langis sa loob pang taboy sa mga masasamang nilalang na gustong lumapit sa anak ko. Simula noon, awa ng Diyos, gumaling po ang anak kong si Tata at lumaki po siya ng maayos hanggang sa nakapag-asawa na ito at nagkaroon ng sariling anak. Siyempre, lola na ako. Fast forward po tayo. Nakalipat na kami ng Luzon ng time na to. Taong 2018 buwan ng Nobyembre, umuwi ako ng Mindanao para dadalo sa reunion namin sa apelyedo ng Tatay Kikoy ko at doon po ito gaganapin sa bayan ng Dipolog City. Sinama ko si Tata, ang asawa niya, at yung unang apo ko sa kanila. Ang aga-aga kong nagkaroon ng apo pero blessings po ito para sa akin kasi babae po ang unang apo ko sa kanila. Tanghali na nang marating namin ang bahay ni Nanay Tura. Kaya napagpasyahan namin noon na mananghalian na lang muna. Pagkatapos noon, nagyaya ang iba ko pang mga anak na magpasama raw sila sa kuya tata nila na pumunta sa may sapa kung saan ako nakaamoy dati ng usok ng sigarilyo. Mga ignorante kasi sa bukid gawa ng lumaki na po sila sa Maynila. Lahat ng mga damo-damo ay gusto nilang pasukin. Nakalimutan kong magpaalala sa kanila na hindi pwedeng mag-ingay doon sa sapang pupuntahan nila. Ayun, sobrang ingay raw po nila roon sa may sapa. Pagkabalik ng bahay, nangangati na ang buong katawan ni Tata. Mula mukha, likod, binti pati na ang mga braso. Talagang buong katawan niya ang nangangati kaya nasabi ko na baka nabati ito ng engkanto sa sapa. Dahil ang ingay-ingay daw po nila roon. Tinanong ko si Nanay Tura kung mayroon pa ba siyang gamot para sa mga katikate. Mabuti na lang, kahit wala na si Tatay Kikoy ko, ay naroon pa rin po yung ginawa niyang lana o langis na gamot sa bati pati na rin po yung mga pangontra sa aswang. Kinuha ko ang lana at pinainom ng konti ang anak ko tapos pinahiran ang buong katawan. Kahit na 30 anyos na siya, ay nababati pa rin po ito ng engkanto. At habang binabanyusan ko ang buong katawan niya ng langis, nakita kong naroon pa rin yung pangontra sa mga masasamang elemento na binigay sa kanya mula pa nung maliit pa lamang siya na bata. Pagkatapos mabanyusan, ay umayos naman po ang pakiramdam ni Tata. Kung nakikita po ninyo sa screen natin ngayon, siya po ang anak kong si Tata. Kamukhang-kamukha niya po ang tatay nitong Severino. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, Gina Kalunod o Inday. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito ay nais ko munang batihin ang lahat ng mga members ng channel natin. Unang-una kay Sock Sergeant Creepy Tales, member siya ng 1 month na yan. Thank you very much po Madam Sock Sergeant Creepy Tales
na isa rin pong horror channel na, ayan, bisitahin po natin siya, suportahan po natin. Kay Sweet Lady Sintena, kay Errol Bugoy, na member po ng 2 months, ayan, maraming salamat sa pagstay, Boss Errol Bugoy. Kay Relaxing Place TV, Junilin Bio. Kay Mugs, ayan, member ng 2 months na. Ayan, thank you very much. Ganun din po kay Connie Vlog na 2 months member po siya. Kay Bayot Ako Pero Rakista na 3 months member na. Kay Heaven Good Bless 1 month member. Kay Jonas Alferez 2 months member. Kay Rose Olalia, Joanne Kerim, kay Burns A. Kay Arian Siosan, kay Charles ng Bohol 1 month. Georgina Batty 1 month. Kay Wilma Tambuyat 1 month. Kay Hope Riker 1 month. Kay LCD Acosta 2 months. Kay Lilian Culiado 2 months, kay Tals 2015 Katahom 3 months, kay Darlene Kabatuan 3 months, kay Angel Flores 3 months, kay Miss Puerto 3 months, kay Christine Olson 3 months, at kay Noime Rodriguez na 3 months member na rin po siya. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagstay at patuloy na pagsuporta dito sa channel natin. Ayan. Sa mga gusto pa pong sumali dyan, ayan, gustong sumuporta po, click nyo lang po yung join button sa may tabi ng subscribe button. Magkakaroon po kayo ng unique badge. And auto shoutout po yung mga names nyo kahit hindi na po kayo magko-comment. And at the same time, pag pinili nyo po yung 129, yung medyo second sa pinakamura, no? Yung mga names nyo ay ilalagay po natin dyan sa screen from the beginning of the video hanggang sa matapos. So yun po ang naisip ko na gawin para sa mga members. Ayan. Thank you very much po sa inyong lahat ulit and God bless po sa inyo. At nga pala, munti ko nang makalimutan yung mga commentators pala natin last update. Unang-una kay Darlene Kabatuan na first honor daw siya. Ayan. Maraming salamat Madam Darlene Kabatuan. Kay Sid Vicious na second, Rose Ulalia. Kay Linda Lynn, Wilma Pascual, kay Don D. Festin, ayan, good morning sir. Maraming salamat po. Kay Sweet Lady Centeno, Arturo Bugs on the Mix, kay Sock Sergeant Creepy Tales. Isang horror, no? Bisitahin po natin. Kay Errol Bugoy, Gary Kearney. Good afternoon from Alaska. Salamat po sa bagong kwento. Gustong-gusto ko talaga ang channel ninyo, sir. Ayan, lagi po akong nag-aabang. Ayan, maraming salamat sa iyo, Boss Gary Kearney. Kay Norgena Ibrahim Timan, good morning, Sir Alex. Halos magkasabay lang kayo ni Shet. Telmo, ayan, thank you very much. Kay Sarah Brightman, nice story sir. Thank you Miss Gina sharing your stories with us. God bless you all, stay safe and healthy. Ayan, maraming salamat Sarah Brightman. Kay Carlos Abu, or Carlos J.R. Abu, ayan. Maraming salamat sir. Kay Sky Lazatin, John Reniel Zacate, kay Leonardo Ermita, Sofia Mil, kay Marites Mending, Mark Salonsky, kay Relaxing Place TV, Gina Kalunod na may-ari ng kwento ngayon. No? Ayan, maraming salamat ma'am. Kay Justo ni Marvin, LV Jason Pagayon, kay Tiktilaok Stories na isa rin pong horror channel na inbisitahin po natin. Kay Lorio Josie, Jovi Agustin, Miss Mary Asilar, good morning sir Alex, thank you so much for nice stories, more power sa channel. God bless, ayan. Thank you po ma'am, Mary Asilar, kay Maricel Caramension, Christy Harm, kay Vanessa Apilat Gilia, Joanne Kirim, kay Chairman Marasigan, Bing Karaekle, kay Filipina Palsario, Jinky Belly, kay Nightmare Noodles Dark Stories na parang horror channel din po, no? Ayan, bisitahin din po natin pag horror channel ito. Kay Jinky Belly, Cleo Figuier, Dennis Kadugdog, kay Luna Ray Perez, Rachel Isidro, kay Ellen Aragon, Jude's Evening Star, kay Maria Fe Escudero, Jovi Seno. Ayan, biyahilo daw. Kay Lilian Culiado, Nilan Ikanayaka, Imelda Reyes, Ian Kyle Cabansag, Ophelia Yasin, Christy Harm, sabi niya, thank you so much from Children of Christy Harm, so proud of you. Wonderful voice from Hamburg, Germany. Ayan, maraming salamat sa iyo, Christy Harm. Kay LCD Acosta, Lorme Zednen, kay Helen Johnston, Red Rosal, Jackie Jose, kay Christopher Morales, Connie Vlog, kay Jennifer Erriman, Teresita Sereno, Ayan, maraming salamat po ma'am, kay Jujade Cabansag, Darin Weird, Ron Cabansag, kay Pedro Tampuas, Frederick Labang, kay Alma Ebesate, 77 Harris, kay Tez Lazo, Christine Olson, Jamar Villarmino, at kay Rosella Doria. Ayan, oh, sabi niya. Hello Sir Alex, silent listener here. Ayan, thank you po ma'am, Rosella Doria. At sa lahat ng silent listener, ay welcome po kayo sa channel natin.
Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button, syempre. Huwag niyo pong kalimutan ang notification bell para naman po ay updated kayo sa mga bagot na kakasabik naming mga kwento. Muli, maraming salamat po sa mga suportang binibigay po ninyo sa channel natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.